Welcome to the land of Dawn para sa ating game number 1. Battle between DD Demon Kings at Bren Esports. Sino ang unang makakakuha ng score dito? Kung kanina 2-1 tayo dito in favor of SGD Omega against the Execration. So tingnan natin kung 2-0 ba to o magiging number 3 din tayo dito. Mm-hmm. Classic to Magnifico. Dalawang kabayo, dalawang mage. Oo nga no. Oh, gandang laban to. Excited ako dito. We'll see. Now, yung Kimi kasi ngayon, pinasakit na naman ulit eh. Oo, yung energy transformation niya, may additional physical... Ay, may additional damage, kumbaga. Ay, sorry kayo, low V. Oh, Shider Cutie na iwan mag-isa. Ayun lang, na-execute. First blood has been taken by Bren Esports. Mukhang damay pa yata si Lovely sa. Naupo yun, with a double kill para ay Rimo. Don't you dare to invade Akimi dahil napalagan kayo niyan kahit saka ano mabilis, mangyari. Oh, masakit talaga mag-invade kapag ka may Akimi kasi continuous nga yung damage niya per second. Plus, considering na naka-jungle item, jungle emblem dito yung Akimi, ibig sabihin mabilis din nilang makukuha yung buff. So kung magka-counter invade, yun yung delikado. Tama ka dyan. So we'll see, 9k gold lead na tayo dito in favor of Bren Esports. Dire-diretso lang ang kanilang rotation dito. Level 4 na nga agad si Rimo. Meanwhile, level 2 lang si EJ. No? Oh, mabilis na pag-ikot. Pero walang nakiklear ng mid nila, no? Oo. Yun ah, babasag to. Diretso objectives dito para sa Bren Esports. No, na naka-jungle emblem nga mabilis. Kasi nga lang tayo, plus wild charge. Patayan na lang daw. Felix free para kay Rimo dito sa game. Very aggressive play there for Yelly Haze. Pero naku, eto face. Tira natin, boom! Nakita niya, madami. Madami laman ang boost. Pero here comes QG. Naku po! Shider Cutie catches! Winnevere! Pero yun na nga, sabi ng banda, gusto pa nila ng Chicken Joy si Yelly Haze. Nag-emoji pa nga, Demon. Ganun din, same thing around. Sagutan lang. Pero comment the Winnevere, actually talaga ang pili niyang unahin is the Lunox. No? Kitang-kita mo yung casual sa iba bagay, pero grabe. Sa kill para kay Rimo. Very aggressive dominante play coming from this Bren Esports. Esports. Iba. Ang so, pinapakita, ibang iba. Sobrang dominate nila itong bottom lane ng Demon Kings. Oo. Magtawag kayo ng backup, kumbaga. Ito pa! Middle lane din, same thing around. Hindi lang po middle lane, kundi buong game, sabi nila. Mm-hmm. Ika nga, ito na si EJ Star from Lolita. Gusto pa ni UG, pero hindi nilang din. Nakap pa rin sa Hylos. Naupo, dalawang kabayo, ayun. Dalawang kabayo. Pahit kami, dalawang kabayo dun. Ang cute nilang dalawa. Pero ito, first 30 of the game, sinisimula ng Bren Esports. Medyo delikado at malayo for DD Demon Kings to contest this one. Mm-hmm. And Yelly Hazel from the front line. Yun! Again! Plus, the ultimate coming from the Guinevere. Nako, Rimo. Now, at 502, level 6. Tapos yung pinatay nila is still at level 3. Ang bilis ng rotation ng Bren Esports, ha? Oo, sobrang bilis ng rotation ng Bren Esports. Parang they are all over the map. Nalito na lang din yung Lunox doon kung saan siya papwes. At talagang siya yung inuuna. Oh, kahit ako nalilito. Tsaka napaka-agresibo ni Lunox dito. Same with Yelly Haze, no? Ganda. Ni Yuji, Guinevere, agresibo. Makita niya, tinatalo na niya talaga eh. Oo. Tsaka kinagandahan din dito for Coco. Sumasabay din siya. Kanina, gan-start siya sa top lane. Kung nasan yung 3 players nila nag-rotate, hindi siya doon. So, panggulo din siya. So, malilito din dito pag nagtagal yung Demon Kings kasi nakakapag-objectives din siya on his own. Yep. Yung ginagawa ni Coco rito, shortest distance na makapag-backup siya. No, kung nasa bottom ang kalaban niya, ay yung kakampi niya, mid siya. Kung nasa top, ayan, mid ulit siya. Parang doon lang siya sa pinaka- shortest distance. Para pag kinailangan ng additional backup for Bren Esports. Pero dito for DD Demon Kings, medyo mahirapan sila at sakit na ni Kuya Rimo sa kanyang Kimi. Diretso lang din, tower lock and beat link. Purify. Pero naka-purify din si Demon. Catches 2. Grabe, hindi pa pala tapos yun. Para kay Rimo. Naku po, EJ, ready for his life. Glorious pathway para sa Hylos. Pero patay pa rin dito, Kuya EJ, on that Lolita. First kill dito, nakakuha na DD Demon Kings. Pero gusto pa. QG mo, it's careful down, pero din nakataas pa. Rimo, papalag na lang. Cairo dito, ang inyong kabayo. Nada pa, mga kaibigan. Coco, nabigyan din ng isa. Pero ang gusto pa yata ng Demon Kings dito. Here comes Rimo to the backup. Love, Lisa. Double kill para kay Rimo. Pak, rocket. Kimi mong my rocket. Diving dito para ka, Shider. Walang damage. Pero alam niya. Walang damage. Walang damage sa isa.
7 against level 5 Lunox dito. Talagang wala na nabibigay na damage. Eh, kita nyo, yung pwesto kanina nariribo, dun sa bush na yon talagang meron pa rin damage na binabato yung Kimi niya onto this game. 2-12 ang ating score, 5 minutes and 18 seconds into our game. Buff ay nakuha ulit ng Rek Esports at Ragnar's Battle. Kaso lang kabayo. Against 4 T-Bone, talagang wala nang napuntahan. Wala nang kawala, kumbaga. Kahit ilapag pa ang red carpet ni Hylos. Di na kinaya. Di ka kayanin. Di item ka kayanin. Check, direct. Item check na. Yun na, para kay Yuji dito, 5K ang kanyang gold, meron na siyang Blade of Despair. Next dating pick kasi ni Yuji, ni ano to, ano, ng Brand Esports yung Kimi, no? Kaya sold din sa lahat. Ano, comfort na rin talaga nila. Oh, comfort na nga to. Oh, ito yung MPL season 2 eh. Tapos ano na din siya, ang dati ang ginagamit, oops, dahil binagin ako, may tinamahala naman, pero Purify has been fought para dito. Kay Kuya Demon, yun nga lang, napaderaan ako, with a wall charge, legendary para kay Rebo, Minowals Fury, will catch 3, kasi walang damage coming from the Spirit Demon Kings, eto na. Grabe, very dominating, pero habang nangyari yon Leomord onto the top lane, eh, doing the objectives, kaso mukhang dederechain na ng Bren Esports, itong inhibitor na nga. Sabi, delay, boom! Boom, basag! Sira ang bata. Sira ang bahay bata. Kumbaga. Sira ang bahay bata. Ano yun? Bahay bata. Sinapupunan. Wasak ang sinapupunan. Kumbaga bahay bata. Ito na. Makyo binablast dito. Para kay EJ Catches. Demon patay pa. Naupon. Glorious pathway. Inilapag. Cairo dito. Saan dadaan? Pero si EJ. Gusto nang umuwi. Hindi po. Pero patay pa din siya. Ay, bigan, 1-for-1 trade lang tayo dito. 3-15 ng ating score. Still in favor of Bren Esports. Naghihintay lang to ng Lord nga. Kaso, third turtle pa ang lalabas eh. Napakaaga ng pag-abante ng Bren Esports this sobrang time. Sobrang bilis. Sugad 905 para kay Kimi. So, isang tore. Nasira na naman. Ako, isa na lang ang natitirang inhibitor turret. 5 seconds bago mabuhay ang last turtle for this game. So, map... Pwede din sa map control, guys. Medyo mahirap na to for the Demon Kings at hindi na lang din maganda to contest this one. Yep. So, we'll see dito mga kaibigan. 3:15 na still same. Pero look at that time. Game time natin. 7 minutes and 30 seconds pa lang. Napaka-dominante na agad. Dalawang inhibitor turret na agad. Dalawang tier 3 na, oo. Oh. Grabe. Iba ang pinapakita dito ng Bren Esports. Plus, eto na endless battle para kay Coco sa kanyang Chu. Actually nga dito for Bren Esports, hindi pa masyadong sumasama si Coco pagdating sa mga teamfights. Oo, parang kukulit lang din siya talaga. So, well-fed dito ang offlaner din ng Bren Esports. Well, pagkagrito kasing kalagayan, mahirap na mag-dive ang isang Chu kasi... Mm-hmm. Malambot eh, assassin. Baka ma-stun siya ng high loss. Kaya yung napatay sa bottom lane. Pero for a trade, the space created para sa kanilang team. Top lane. Para sa kanyang team, para masira top lane. Oh, Shider! Pero nakapag-life or blood din. Kasi umuwi doon talawang tankers ng DD Demon Kings. Talagang hindi aatras dito ang Bren Esports. Gusto nilang ipakita sa Dominic. Oh! Pero walang damage. Coming from DD Demon Kings. Walang follow-up. Pero here comes... Grap, tamang zone lang din. Grabe yung Kimi, free hit pa rin. Demon has been taken down there. Makong gusto pa yata, ito na. Pumasok si Yuji dito, yun lang. Jider Good has been taken down. Inilapag dito ang Zaman Force para kay Love Lisa. Pero pumapalag si Yuji, mga kaibigan. Ito na ang mga minion na apasok na. Yung Milblast ikinasa. Mukhang Dektatore na ba nga, mga kaibigan. 1-0 lead kagad tayo dito in favor of Bren Esports. Bilis lang ng laban. Story ng laban ng DD Demon Kings sa more on single burst damagers, yes, si Harit tsaka si literal burst. Kaso yun nga lang, ang area of effect ng kanilang burst ay single target. So, yan yung nangyayari kapag yung burst single damager nyo is na lugi early part of the game pala. Oh, solo ano lang, solo target lang din kasi, no? Mahirap dun, no? Kaya kahit makapag makahuli ng apat si Minotaur, mahirap na magbigay ng damage for their team. Baka isa lang mapapatay nila.